Noong panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo, isinusulong ni President Arroyo ang federal form of government na papalit sa kasalukuyan nating government. Pero hindi ito na resolbar ng Congress dahil hindi nila malaman kung tatawag ba sila ng constitutional convention. Ngayon na panahon ni President Rodrigo Duterte, ganun din ang inisulong ni President Duterte na gawing federal form of government. Pero sa ganun ding dahilan, hindi malaman ng Kongreso kung tatawag ba ng constitutional convention. Huwag kayong alis dahil dito i-explain namin kung ano ang federal form of government. Ang federal government ay isa itong sistema na pinaghiwalay ang kapangyarihan ng national government at ang local government. Ngayon, titingnan natin kung paano ang kapangyarihan ng dalawa, ang national at saka ang local government, at ano ang benepisyo na makukuha nito kung magkaroon tayo ng federal government. Ngunit sa federal government ay pinaghiwalay ang kapangyarihan ng central government at local government or state government, ay pinag-isa tayo sa national government. Mayroong mga areas or mga bagay sa buhay natin na under control ito sa national government, at mayroon ding mga bagay or mga areas na under control sa local government. Sa ganong rason, halimbawa, yung jurisdiction na tinatawag. Naalala ko tuloy nung pelikula o yung movie na Die Hard ni Bruce Willis nung 80s. Natandaan natin na nung nilusob ng mga terorista ang isang building sa Los Angeles, alam natin na si Bruce Willis na isang pulis ay nandun sa loob ng building. Nung dumating yung mga LAPD, yung mga Los Angeles pulis, na gusto nilang tulungan si Bruce Willis para labanan yung mga hostage taker na mga terrorist, dumating ang FBI. Yung FBI, sinabi niya sa head sa mga pulis na kaming bahala diyan, bubumbahin o titirahin namin yan. Sabi ng chief of police na hindi pwede kasi mayroon kaming tauhan doon na isang pulis na nakapaglaban. Pinakita ng FBI ang kanyang ID at sinabi niya sa chief of police, "We are FBI and this is under our jurisdiction." Walang nagawa ang chief of police. Dahil when it comes to national security, hawak yan ng national government or federal state gaya ng FBI. So yan yung example ng paghiwalay ng power ng local at national. Maraming mga pagkakataon na maraming mga crime na nangyari na hindi kayang resolbahin ng local government ay tumatawag sila ng national government gaya ng FBI para ma-solve ang isang crime. Kaya ginawa natin example ang US Federal Form of Government dahil maganda ang resulta nito sa kanila. Maraming nagtanong kung bakit ang United States ay federal government, ang iba na bang bansa ay hindi gaya ng Great Britain. Ang sagot nito ay dahil sa laki ng isang bansa or size. Ang federal government ay lalong mas maganda ito sa malaking bansa or large country kung saan nag-exist ang diverse group of people o mga tao na iba-ibang pangailangan pero pinag-isa sila sa isang kultura. Yun yung nagpapag-unite sa kanila. Ang magandang example nito ay halimbawa sa Sikihor. Ang Sikihor ay least populated or kaunti lang mga tao ikumpara mo sa Manila. So dahil ang Manila ay most densely populated state or city, or kung maging federal tayo, tawagin natin state, ang pangailangan ng local government sa lugar na yon ay magkaiba sa isang lugar. They should have different local government to address those needs. Kasi bawat state ay may common culture tayo or may isa tayong kultura, magkaisang interest. Therefore, naging united tayo as a national government. Pero sa pamalakad, as a local government, dahil magkaiba ang pangailangan natin, doon ma-address sa federal
form of government. Yun yung mga benefits na maganda rin. Ang federal system sa United States ay maganda ikumpara mo sa ibang state dahil ang United States Constitution ay ginawa nila, nag-create sila ng federal system sa pamagitan ng paglimita or limiting the activities of the national government to a few areas. O, nilimitahan nila. Halimbawa, ito yung mga activities na sa national government, yung pagpangulikta ng buhis or collecting tax, pagbigay ng defense o pag-provide for defense, no? In kaso kung may giyera or mayroong mga sakuna or pang-atake, panghihiram ng pira on credit, no? Borrowing money on credit, pag-regulate sa komersyo or regulating commerce, creating a currency, no? Paggawa ng pira, establishing post office and post road and granting patents. So, yun yung mga power sa nanilimita lang ng Constitution sa United States. Mayroon silang tinatawag doon na 10 amendments. No? So yung 10th amendments, binigay yun sa Constitution sa kanila na lahat ng mga power na hindi na-mention sa taas ay sa local government yon. So anumang power na hindi binigay ng Constitution sa federal government, yung power na yon ay nabilong sa state government. Yun yung sa 10 amendments sa Amerika. Magandang modelo ito na federal form of government na maganda kung yun yung gagayahin natin dito sa Pilipinas. Halimbawa, naging federal states tayo dito sa Pilipinas. Ang isa sa pinaka-importante o pinaka-main content sa Constitution ay dapat ang federal government ay ang kanilang power ay limited lamang over all 14 states, kung maging 14 states man tayo, that the state's government have the power to regulate within their boundaries. So, yun yung dapat. Ang power naman sa states or bawat state ay limitado din in the sense that the states cannot make laws that conflict with the laws of the federal government. Dapat ganon. Ito yung sistema ng gobyerno kung saan ang mga tao ay niregulate ng dalawa, ng federal and state governments. Ang isa pa sa maganda dito, dahil ang power ng state government ay mas malapad or broad, dito makagawa sila ng batas na mag-a-apply mismo within the state boundaries. Halimbawa, ang states ay mayroon silang tinatawag na general police powers. Ibig sabihin ito na ang states makagawa sila ng batas na mag-provide ng general health, welfare, and safety for its citizen. Pero hindi lang sila pwedeng gagawa ng batas na nagkaroon ng conflict sa federal laws. So, mas maganda ito dahil tinitingnan ng isang state. Halimbawa, tayo sa or states, tayo dito sa Bohol or Cebu or Leyte ang nag-combine, makagawa tayo ng batas that will specifically address the needs of the people. Ang isa sa mga dahilan na hindi tayo umasinso dito sa sistema natin sa Pilipinas ay isa ang dahilan ay ang korupsyon. O, maraming korupsyon, ma-local or ma-national man government. So pagdating ng federal government, pag maging state tayo dito sa Bohol, halimbawa at saka Cebu at saka Siquijor at Leyte, kung halimbawa, hindi ko sabihin na wala ng corruption, zero. Halimbawa, mayroong involved ng corruption ng isang local government o official. Dahil ang bawat state ay pwede gagawa ng batas na sobrang stricto sa mga tungkol ganon. Halimbawa, corruption ng 5,000 piso will be punishable by death, no? Death penalty kaagad. Wala na mga sinet or ano pang makialam noon dahil binigyan tayo ng power within our own state's boundaries. So makagawa tayo ng batas na mas stricto sa mga tungkol na dan, sa mga crime na yung cause ng dahilan bakit di tayo umasinso dahil sa korupsyon. Yun yung nakapagagan, yan yung maganda dyan.